Alam mo, unti-unti kang babagan maglakad. Tapos unti-unti kang naman, pag namanid na yung paa mo, eh ano pa, pag namanid yung paa mo, hindi parang piling mo, minsan ayaw mo na i-side yung paa mo. Kaya malulumpo ka. Kung nararamdaman mo na yung ganun, ibig sabihin may severe moment ka na. Okay, inhale. Isa pa, inhale. Exhale, down. Yun, wala na ba. Kung nakakaramdam na kayo ng ganun, ma'am, dapat ano na yun sa inyo, wake up call na yun, kumbaga. Bakit nangyayari sa akin, namamalid na yun? Lumalala yun habang tumatagal. Nakaramdam ka na ba ng ganun? Hindi pa. Wala pa yun. Ganun ang kasunod niyan, masakit yung unang balakang sa puwit. Hanggang paa kasi yung sciatic nerve. Hanggang dito yan. Hanggang sa kanil. Kaya yung mararamdaman natin dyan, pangkaraniwan na yung ano, pag nag-severe tayo. Dito, parang may mga, yung mga, yung, alam mo yung hindi makadalo yung dugo? Kusa siyang gumaganon yung mga masil-masil mo. Isingaw ng gano'n. Okay naman sa ganyan. Walang problema. Tagilid ka ulit. Yan. Masakit. Masakit siya dyan. Kabilang side. Hindi. Okay. Pag dun sa kanan ng masakit, ibig sabihin, naku, ay sa kaliwa. Kanan. Kanan yung, kaliwa ito eh. Oo. Nasa nang sakit? Kanan naman sa nito talaga. So, masakit ba sa kanan niya? Yan, masakit. Yan ang kanan. Tihaya ka, tihaya ka. Tihaya. Pag ganyan, good. Oo. Explainan ko pa kayo ng maayos, ha? Ito kasi, sila mama at si sir, wala talagang knowledge about sa mga ganito. Ngayon, kita mo naman yung pagtayo ni ma'am, mukhang hindi pa talaga siya nakakanood sa atin. Mukhang... Dati ko lang nag-sabot ko. Oo, dati ko na eh. Mukhang wala siyang knowledge sa mga ganitong pain talaga at sa mga treatment na ganito. Kita niyo yung tayo niya, diretsa. Kahit masakit ang balakang mo, hindi mo kakayanin yun. Hindi nyo kakayanin tumayo ng ganun ng padiretsa pag masakit ang balakang nyo. Ang diskarte dyan, dadayain yun. Tagilid mo na kayo, itutukot mo to. Tutukot mo yung siko mo, tutukot mo yung kamay mo. Ganun na magiging trip. Kumbaga, yun ang pinaka-pangdepensa mo sa ano, sa sarili mo para hindi lalo sumakit. Kasi ganito, sira yung disc. Sira yung disc, kaya hindi ka maka, hindi niya kayang ipiti ng ganun basta-basta. Pero gumagaling naman yan, ma'am. Ganito yung ibig sabihin niyan. Ito na kasi yung mga anatomy sa lumbar. Maaring nasa ganito kayo. Maaring nasa ganito ano kayo. Yan yung tinatawag na desiccation, herniation, bulging. Ganyan yung ano. Ganyan yung gusto kong may parating sa inyo. Kailangan nyo magpa-test ng ano. Kasi pag wala talaga kayong knowledge about sa nararamdaman nyo, wardi-wardi lang kayo sa susunod. Magpubuhat ng paganyan. Parang baliwala lang. Natanggal na eh. Tiwala na kayo ulit, magbuhat-buhat na mabibigat, yuko-yuko ng ano. Ganun na mangyayari, uulit. Diba, sabi mo, nawala na yung sakit niya noon. May inabot ka lang, aray, yan na kagad. Sobrang sakit. Tapos, pakiramdam niya, pag naipit, gumaganong-ganon. Tapos yun nga, ang ibig ko lang sabihin dyan, ma'am,
iiwasan nyo muna yung magbubuhat ng nauunang isang paa. Yung ganito. Bawal yan. Kung may bubuhatin ka man, or kung may anak ka man, nabubuhatin ka, pantay mo sa ladies. Yun ang discarte dyan. Tapos, huwag na huwag kayong tatayo ng ganito. Kagaya nung nakita ko, hindi ka kasi na, hindi pa kayo nakakanood sa akin ng ano eh. Dati mo lang. Huwag kayong tumayo ng pagganyan. Kahit ako, kahit wala akong masakit sa balaka, ang hirap nung tumayo ng diretsyong pagganyan. May yung penetration sa ano, kailangan talaga tukod to, baba yung paa. Kasi walang tama yung balak, walang tama to eh, itong pinakamalakas eh. Kasi once na pinirasan mo yung balakang mo na may tama, day by day ganun ang routine mo, alam mo na kalalabasan, lalong sasakit. So parang tayo makakaiwas, ganun, dadayain natin sa pagtayo. Okay, tayo ka nga. Lakad ka. Okay. Tignan mo, mas mabilis ka ngayon. Kanina ganun-ganun ka. Parang may inilagang ano. Pero ngayon, okay na. Okay na. Manood ka ng mga vlog. Tandang mo. Kahit hindi. Upo ka. Manood ka ng mga vlog ng mga ganito. Or sa YouTube. Kahit hindi sa akin kayo manood. Sa mga YouTube. Tingnan nyo. I-check nyo. Ano nagiging cause ng mga lower back pain. Pwede nyo naman i-type in eh. Ano nagiging sa, kahit Tagalog meron, ano nagiging sanin ng pagkasakit ng balakang? Ano nang nagiging problema? Okay? Para may knowledge kayo, kasi hindi biro yan. Pag naman hid na yung balakang nyo, katulad kanina, yung lakad mo. Para ka may iiwasan ng ano, kahit maliit na bato, tama mo. Kahit nga sa, ano, di ba, pag mag-uugas ka, hindi ka dahan-dahan ka na. Yun ang nga, ibig sabihin, may tama na yung dish nyo. Yun ang gusto kong mapaalam sa inyo, para maging careful na kayo sa mga bawat kilos nyo. Kasi mauulit yan, hindi yan bukit na inayos ko na, hindi na babalik. Babalik yan, kaya kailangan mag-iingat kayo. Mag-self-research na rin kayo para alam niyo yung magiging depensa niyo. Mahirap kasi pag sibira sa mga ka. Kasi nga. Paano? Pagkapaya, hindi. Hindi. Isa lang papunta dito. Tata? Hindi, ito yung papaya. Yan, sige nga. Hindi, ito nga. Yan. One. Pabila. Yan. Ah, ganito. Hindi madidiretso diyan ng ganun eh. Kailangan talaga para pipitikin siya. Huwag mo na 'yon. Huwag mo na 'yon, guys. Sige, pahinga muna kayo. Basta 'yun ang aming treatment. Pero dinidiretso mo talaga. Sige. Isa lang. Sige.